Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang ite-test drive naman namin ay ang Chery Tiggo 8 Pro 1.6 Turbo. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Ang makina nito ay 1.6-liter turbocharged direct injection gasoline engine. May maximum power ito na 195 horsepower at 5,500 RPM. At may maximum torque naman na 290 Nm at 2,000 to 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 7-speed dual-clutch transmission. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Tapos na tayo sa interior at exterior review. Test drive naman tayo ngayon. Ano, game ka na? Tara, let's go! Unang-unang napansin ko dito sa Tiggo 8 Pro, yung suspension, kasi sobrang komportable nito, lalo na kagaya nito, mga asfaltadong kalsada. Eh, asfaltado na, makinis na, maganda pa yung suspension, kaya kahit mga long distance, wala kang problema dito. Komportable. Nakikipagsabayan din yan ang kanyang steering. Kasi napakalambot ng steering at pwede mo pa itong i-adjust kasi meron siyang comfort mode at meron din siyang sport. So pwedeng medyo matigas-tigas ng konti, pwedeng malambot. Maganda yan kasi may option para doon sa mga gusto naman na ramdam nila yung manibela talaga, ramdam nila na may konting bigat, so pwede niyong ibahin yung mode, di ba? Pero ngayon, maiba lang tayo ng usapan, no? Before ka pa mag-drive. Kasi ang ganda nito eh, kasi nagulat ako. Basta kasi dala mo yung susi, pagpapasok ka dito sa sasakyan, pag lumapit ka, automatic na siyang nag-a-unlock. Pag lumapit ka naman doon sa tailgate niya, tapos umatras ka ng konti, dapat nade-detect pa rin ng sasakyan yung susi para magbukas siya. Kasi pagka kunwari, medyo sumobra ka ng konti dun sa limited na space na yon, maglalak na yung sasakyan. Yun din yung kinaganda ng sasakyan na to. Kahit makalimutan mong ilak yung sasakyan mo, automatic na naglalak na siya pag lumayo ka sa sasakyan. So basta pag nilayasan mo siya, maglalak na siya ng kusa para sa'yo. Di mo na daw siya iintindihin. Tsaka maganda rin yung nagbubukas yung trunk kasi pag kunyari nag-grocery kayo, tapos dalawang kamay may bit-bit ka, o magbubukas na yung trunk, o i-unload mo na lang, ibabagsak mo na lang doon sa likod. Ang sarap nitong sandalan ng ulo, ang lambot niya, tapos pwede mo pa siyang i-adjust para ipit yung ulo mo, hindi mahuhulog pag gilid. Ayan o. Hindi mahuhulog pag natutulog ka. Oo, kahit tumutulo na yung laway mo, nakaganyan ka na wala. At least, di ba? May nakasupport sa ulo mo. Pag may sasakyan din sa blind spot mo, nag-a-alarm din siya. So, safe na safe to. Hindi lang yan, ha? Meron din tong rear cross traffic alert. So, kung paatras ka at may sasakyan na dadaan, nade-detect din niya. Tapos ang kinaganda pa, habang nagmamaneho ka nga pala nito, kasi may 360 degree view camera siya. So, ang mangyayari, pagliliko ka kunwari pa right, makikita mo yung gutter mo dito sa right. Or pagliliko ka ng left, makikita mo yung gutter dito sa left. So, kung kunwari nagdadalawang isip ka, hindi mo alam kung tatama ka, makikita mo naman dito sa screen, dahan-dahan ka lang. Tsaka pag kunwari mga parking nyo masisikip, so kitang-kita mo sa 360 nandito sa screen. Nasa napakalaking screen dahil nga 12.3 inches to. Diyos ko, kala mo meron kang tablet dito sa unahan. Napakatahimik din dito sa loob ng sasakyan pagka mga traffic na kagaya nito. Mas malakas pa yung tunog ng fan ng aircon kesa dun sa tunog ng makina. Sa transmission naman, basta ang takbo mo, ganito lang na alalay ka, wala kang mararamdaman halos na shifting. Wala. Pero pag medyo nagmamadali ka ng konti, yon mararamdaman mo, hindi jerky yung feeling ha. Yung mararamdaman mo lang parang nagda-drive ka ng manual na magka-clutch ka, tapos mag-go ka ulit. So parang ganun yung pakiramdam niya. So kanina, naka-eco nga tayo na mode, sobrang komportable. Ngayon nag-sports mode naman ako. Uy! Yun, so ang ganda ng response ng throttle. Hindi kagaya kanina na yung throttle kasi niya ano eh, yung medyo lazy. Pero may tulin pa rin pagka diniinan mo ha. 1.6 lang yung makina nito pero turbocharge. Matulin siya. Sa braking naman, maganda yung braking, malakas, walang pako, okay na okay. So ang napansin ko lang dun sa preno, speaking of preno kasi, meron tong electronic parking brake.
Pero yung auto hold function niya, pagka nag-gas ka, medyo biglang ganun yung andar niya. Pero okay lang naman. Pwede mo namang i-off yung auto hold function kung ayaw mo. Ngayon gamit ko tong sports mode, pero easy-easy pa rin akong mag-drive ha. Pero napansin ko, nag-iba rin yung shifting ng gear. Bumilis yung shifting ng gear ngayon. Hindi kagaya kanina nung Eco na parang kaganyan, pagka nagda-drive ka ulit lang manual, di ba? Parang pag easy-easy ka lang mag-drive, dahan-dahan yung clutch mo, shift ka, yun, ganun yung time niya eh. Pero ngayong naka-sports mode siya, bumilis din yung response. Parang, basta mararamdaman mo, bumilis yung response ng transmission ngayong nag-sports mode. Pero easy driving pa to ah, hindi ako humahataw. Yung easy driving lang, parang city driving lang. Maganda talaga yung sports mode nito, lalo na pagka mga git-gitan, ganun, kasi ang bilis ng response. Tapos yung mga kalsadang kagaya ngayon, ang dali niyang mag-overtake kasi parang gumaan yung sasakyan mo. Ganun ang tulin, ang ganda. Pag naka-sports mode ka, yung rev mo nasa 2,000. So, 2,000 tas pataas. Ayan o, pero ang bilis ng response. Kaso syempre, pagka ganito yung revolution mo, sabi nga nila sa Spider-Man, no? With great power comes great responsibility. Ibig sabihin nun, maganda nga yung power nito. Kaso syempre, pagka ganito, takbo mo palagi, ang responsibilidad mo sa gasolinahan ay ano, medyo... Dapat ano pala yun, with great power comes great gasoline. Kaya ngayon, total nararamdaman naman na natin, ibalik na natin siya sa eco mode. Kasi sa totoo lang, yung eco mode kasi sobrang komportable, may power na rin, may overtaking power, okay na siya. Kaso kasi yung sports mode kasi, meron ka ng smile factor kasi, may tulin na talaga siya. So may enjoy na. Pero kung kunwari, ang kasama mo lang naman, family mo, hindi kayo nagmamadali, gusto mo yung tamang andar, tama na yung eco. Testing naman natin ngayon yung manual mode. Response nung manual mode, sa totoo lang, okay naman siya, no? Pagka, actually, parang pwede ka nga mas mag more eco mode sa manual mode, eh. Yun yung napansin ko sa kanya, eh. Kaso, pagka kunwari yung rat-ratan siya, parang feeling ko mas maganda yung computer na lang ang mag-shift para sa'yo. So, para sa akin, ha, parang mas maganda yung sports mode kesa dito sa manual mode. Kasi pag manual mode kasi, parang may konting delay siya. Pero pag naka-sports mode ka kasi, mabilis, eh. So ngayon mga ka-tandem, ang gamit ko yung adaptive cruise control. Nakaset lang tayo sa 25 km/h. Anyway, natutuwa ako kasi nade-detect niya kahit yung motor. At ngayon mga ka-tandem, may special guest pa tayo dun sa likod. Ang tito at tita ko. Yeah. Tito Onet tsaka si Tita Abe. Hi! So, Tita Abe, Tito Onet, ano po bang masasabi nyo dito sa unang pasok nyo dito sa Tiggo 8 Pro? Ako, paglabas ko pa lang, harapan pa lang ng sasakyan, wow na. Ang ganda, nakakasyak, ang ganda. Ngayon, nung pumasok, super ganda pa. At nung binuksan pa yung itaas, lalo pa. Kayo po, Tito Onet. Una-una, yun nga, exterior, interior, wala akong masabi. Ganda. Makikita mo yung comparison sa ibang kotse, malayong-malayo. I mean, may dating talaga. May dating. Huh. Pero alam niyo po ba, Tito One tsaka Tita Abe, hindi lang po ito maganda. High-tech pa. Kasi ngayon, may papakita po sa inyong isang feature na itong sasakyan na to. Ito yung tinatawag nila na traffic jam assist. So ngayon, nakaset po siya ng 30 km/h. So may motor po sa unahan natin. Pero nakikita niyo po, ang paa ko ito. Oh, ang paa ko ito, hindi ako namimreno, hindi ako nagagas. Siya lang po yung kusang nagpepreno tsaka nagagas. Partida, may tumawid pa. May diba? Tumawid pa. Pero oh. Nag-minor siya. Ngayon nasa expressway naman tayo, no? Medyo traffic sa expressway, nakasunod tayo dito sa Wigo sa unahan. So ang takbo natin 67-68 km/h. Ang revolution lang natin 1.4 lang. 1400 RPM. So medyo mababa siya. Nakaset tayo ng cruise control sa 91 km/h. Kaso nga yun, hindi tayo makaabante kasi may Wigo sa unahan. Eh, ipapakita ko lang sa inyo, meron din nga palang lane keep assist to. So, basta malinaw yung linya sa kalsada. So, ito, bibitawan ko siya ng konti.
So, nakakurbada tayong kalsada ngayon, pero siya na yung gumigit na sa linya ng kalsada. So, yan o. Oh, gumagalaw siya. Oo. Oh, diba? Kaso, nakalagay doon sa screen, please take over the vehicle. Pero pag nakahawa ka na, okay na ulit. Oh, yan o. Oh. Oh, ibig niya sabihin, huwag mong bitawan. Huwag mong bitawan yung manivela kasi hindi ito self-driving car, pero kaya lang niyang magsarili. So, gagawin natin yun dahil nga naka-adaptive cruise control tayo. Itetesting din natin siya pag lipat ng lane. So yan, lipat tayo ng lane sa mas mabilis na mga kotse. O ngayon, bumibilis na siya dahil nga hindi na tayo nakasunod dun sa mabagal na sasakyan. So bilisan pa natin. Set natin ng 100. Kasi 100 kilometers per hour naman dito eh. Komportable oh, di ba? Pag long distance. O yan, o, siya na yung kusa. Basta nakahawak ka lang sa manibela, sumusunod na siya sa kurba ng kalsada. Tapos nakaset tayo ng 100 kilometers per hour. O, di takbo natin, 100 kilometers per hour. Ipabitaw yung ano? Yung manibela, so, may sensor si manibela na alam niyang hawak mo siya. Yan lang. Tapos kung gusto mo nga palang patayin yung lane keep assist, gusto mo ikaw yung nagsusunod sa linya, pindutin mo lang, ayun, naka-off na siya. So ikaw na. Pero yung adaptive cruise control ko, naka-on pa rin. Tapos na ako mag-test drive. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! O game, ako naman! Daling makita yung paligid dito dahil doon sa 360 degree camera and dito sa mga side mirrors at malalaking bintana. Lalo na tong rear view mirror kasi meron siyang magnification. Nagulat ako kasi kahapon umupo ako dito sa second row seat, kitang-kita ko yung mukha ko. Naka-zoom. Kita mo sa rear view mirror yung sasakyan sa likod, pati yung mga nakasakay dito sa likod. Oo. Pasadong pasado din sa akin yung aircon nito kasi dual climate control and both sides, meron kayong control para sa fan speed. So, isa lang yung ano ah, isa lang naman yung speed ng fan. Kumbaga, hindi siya magkahiwalay yung left and right. Pero, yung controls, merong pang driver, merong pang passenger. Kaya, hindi mo na siya hahanapin. Meron kang sarili mo. Pero, dual climate control to ha. Yung thermostat mo, kunwari, gusto niya 20. Ako, gusto ko 18. O, pwede yun, magkaiba. Pwede. Kasi hindi ko gusto yung 20, gusto ko mga 24. Okay. Ako, gusto ko 20. Ay, ito nga pala hindi ko nasabi kanina. Sa cornering nga pala nito, may konting body roll kang mararamdaman, oo. Pero secured pa rin naman yung feeling mo, hindi naman yung parang titilapon ka sa mga corners. Meron din nga pala siyang feature na nag-on bigla yung hazard lights pagka merong sasakyan or motor na malapit sa'yo. So, para ano yun, kumbaga para dumistansya yung mga sasakyan or yung mga motor, hindi ka nila masyadong dikitan. Yun yun. Ayos na ayos talaga yung tunog dito. Diyos ko, dai, may bayo. Pwedeng-pwede ka talagang ano eh, gusto mo yung mga mapapakanta ka sa mga anto joyride musics na papatugtugin mo. Naku talaga. Maganda kahit FM, kahit lalo na pagka naka-bluetooth mas maganda. Isa pa nga palang na-appreciate ko, meron siyang separate knob or button. Button siya tsaka knob eh, para dito sa infotainment system na mas malapit dun sa side ng passenger. Para syempre, kunyari, gusto nila na i-control din ito, buksan nila ito, mas malapit sa kanila. So yun, like katulad ko, ayan, meron tayong DJ. Meron tayong DJ na katabi, so ayan, mas malapit sa kanya. Ito yung volume. Oo, volume, tsaka yung power, andyan. Ipindutin mo siya. May nararamdaman ka sa dibdib eh. What's up guys? O diba? Ating part 2 na road bike wheel sets na pwede mong mabili dito. May gumaganon eh. Hindi, maganda. Depende pa rin pala sa sounds na ano na papatugtugin mo. Ang ganda. Yun nga, parang feeling ko may gumaganon. Okay, okay. Komportable na, may tulin, maganda yung tunog, ang daming features, grabe. Hindi lang yan ha, meron pa tong ano, 7 years bumper to bumper warranty. Yan. Meron pa tong 3 years free PMS. Yan. Meron pa tong 3 years free roadside assistance. Mm-hmm. So, ewan ko, ano pa ba, hanapin mo. Susubukan naman natin yung U-turn or turning radius. Mga 2.6. So yun, ang tansya ni RM ay 2.6 lanes.
pwede na. Laki-laki nito yung haba. Oo, tsaka 7-seater to eh. Ang Chery Tiggo 8 Pro ay nagkakahalaga ng 1,670,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming maraming salamat po sa Chery Auto Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. This video is brought to you by Supramax Philippines, premium nano ceramic tints na di kalidad at di masakit sa bulsa. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Unang bad para sa akin, napakarami kasing pindutan ng sasakyan na to. Meron talaga siyang learning curve. Pero pag natutunan mo naman lahat ng pipindutin dito, eh mas mapapadali yung buhay mo. At saka, baka kasi mataranta kayo kasi sobrang daming mga tumutunog din na sensors dito. Pero pag nakasanayan mo naman, alam mo na yung kung ano yung nangyayari sa sasakyan. Sa usapang sensor na rin, yung susi kasi na sensor, pagka nakatayo ka mga 2 meters away, so minsan ano siya, nagla-lock, unlock. Ang gagawin mo lang naman, lumayo ka pa ng konti para hindi ka na ma-detect, or lumapit ka pa ng konti para alam niyang malapit ka lang sa kanya. Yung second row, wala siyang fan speed control, pero damay ka naman dito sa lamig ng aircon sa harap. Tsaka meron din siyang fan speed control dun naman sa third row. Para sa akin naman, yung manual mode kasi, hindi siya ganun kabilis yung response. Okay din siyang gamitin, lalo na pagkakailangan mo ng engine braking. Pero kung sa rat-ratan kasi, mas mare-recommend ko dito yung sport mode. Kasi ang bilis mag-isip ng computer kung saan niya ilalagay yung gear mo talagang kailangan mo. Mas mabilis siyang mag-isip ng sarili niya kesa sa turuan mo pa siya. Unang good naman para sa akin, labas at loob, premium talaga yung dating. At saka yung materials na ginamit talagang premium, wala ka nang masasabi pa. Gustong gusto ko naman yung infotainment system kasi nga parang na talaga siyang tablet na nandito. 12.3 inches of fan. Napakalinaw din. Tapos pag pinindot mo, ang bilis ng response niya pag pinipindot. At hindi lang yan, napakaganda rin ng tunog. Pwede ka mag-party-party dito sa loob. Yung aircon nito, malakas. At ikaw ang magko-control ng temperature kung gusto mong malamig or gusto mong mainit. Meron ka pang ventilated seats na pwede ka rin mamili kung gusto mo ng malamig or mainit. Yung drinks mo pati yon hindi rin siya maiinitan dahil meron kang sariling cooler dito. Sapat na sapat din ang engine power nito, malakas. At ito pa, meron siyang driving modes kaya kung gusto mong hayahay lang ang performance, pwede, lagay mo lang sa eco. Pero kung gusto mong rumatrat, meron din siyang sport mode. Ayos na ayos din yung 360 degree cam view nito dahil sobrang linaw. Kahit sa gabi, kita mo lahat. Pwedeng-pwede rin to pang city, kahit liko ka ng liko, kahit every corner lumiko ka, okay lang kasi napakalambot ng manibela. At meron pa siyang malambot na setting ha, meron din siyang sport mode para tumigas-tigas ng konti. Hindi ka na rin niya pahihirapan na hanapin yung pwesto na gusto mo dahil meron tong memory seats, hanggang tatlong memory pwede. Gustong gusto ko rin dahil meron tong adaptive cruise control at hindi lang basta-bastang adaptive cruise control. Kahit 30 kilometers below, pwede pa rin siya kasi meron siyang traffic jam assist. O, di ba? Okay? Ang laki rin ang cargo space mo pag tinupi mo yung third row seats. At meron siyang nakatagong cargo cover dun sa ilalim kaya hindi mo na kailangan bumili ng separate. Champion din to kasi meron siyang wireless charging para sa inyong mga cellphone. Hindi mo na kailangan ng wire-wire pa na mag-aayos ka pa ng wire. Papatong mo na lang mag-charge na ng kusa. Basta pwede yung mga cellphone nyo ah. Oo, basta pwede ah. Ang verdict ko dito, kung kailangan nyo ng premium 7-seater na jam-packed at literal, wala ka nang hahanapin pang iba, i-try nyo tong sasakyan na to. Premium na sasakyan, pero hindi premium yung pricing ha. Para sa akin kasi, sa totoo lang, ang value ng sasakyan na to, tatansyahin ko mga mahigit 2 million. Pero ang presyo niya, 1.6 million, anong nangyari yun? Anyway, kung interesado kayo, pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na Chery dealer sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pananood! Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin! O, next video na! RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine, RIT, riding in tandem, RIT, riding in tandem.